O ma'am, maraming salamat ah, sa pagayak mo. At ito yung mga kasisling engines. Nagulang yung ano natin eh. So, ito po ang ating mga alaga. Medyo nagbabago naman na. So, ito yung ginayak na pagkain sa amin nung aking namay, no? Kaya pang 30 na. Good morning mga kapangs, magandang araw, magandang buhay. So, nandito po tayo ngayon sa ating mga alagang manok at chabibe, yan, sa kulungan. Dito po kayo sa ating mga alagang 45 days. Bali, pang-apat na araw na po siya. So, ito po ang ating mga alaga. Medyo nagbabago naman na. Ito, dadagdagan natin ang kanilang pagkain para sa ganun eh, maghapon na. Tapos po, nilakad nga po ulit tayo ngayon at kukunin natin yung order natin mga itik sa Santa Ana ay sa San Luis. Ayan, may mga tubig pa naman ho. Bali, hindi ko pa na muna nilagyan sila ng vitamin. Mamayang hapon ko ulit sila. So, yun, tulad nga po ng sinabi ko, may kukunin tayo mga itik. Yung sisiu, at saka yung order natin na itik na malalaki, yung pangkal. So, umorder po ako ng 50 piraso na pangkal para doon sa ating doon natin dadalhin sa kubo para luluto-luto natin doon para sa mga kamandag boys. So gusto daw po nila yung itik, kaya ayun, umorder ako ng 50 para pang ulam-ulam nila. Siyempre, malapit na rin tayo mag-ano, nasa ganun, pagka nagpapitas tayo, may pangkatay tayo ron. Kaso doon natin kukunin sa San Luis, sa may Ama Ingoron. Naka-order po siya 80, bali si Chef A po nagpasabay ng 30 piraso. So idadaan ko na lang po mamaya kay Chef A. Ang isa po nung itik na kal is 80 daw po ata, 80 isang piraso. So pwede na po yun, mura po yun kesa sa manok at sa mga baboy. Pero isang piraso 80. So maganda na po 'yon. Masarap din po. Masarap na, napakasarap naman po ng karne ng itik. Kahit anong luto, adobo, kalangkang, kaldereta. So kaya 50 po ang pinakuha ko para sa ganun may pang-ulam-ulam ang ating mga kamandag boys. So update ko po kayo bukas sa ating mga pagkuhanan kasi tulad po kagabi, malakas po ang naging ulan dito. So ayos lang naman din po yun sa ating mga pakwan. Yan. Tapos po, ayan, ang ating mga halaman, nakalibre tayo ng dilig. Pati yung mga kamandag boys, nakalibre ng dilig sa ating mga pakwanan. Ayan o. Kasi nabasa yung lupa. So, ito yung ating Madre de Agua. Tapos yun yung native spinach. So, yun nga po, hindi tayo magdidilig doon kasi nabasa ng ulan eh. Ayan o. Malakas po ang naging ulan dito kagabi. Ito po yung ating mga santol, oh. Hinog na. Baka gusto nyo. Oh. Ang dami na ito. Oh. Mga hinog na ang ating santol. Pabilis mahinog ah. Oh, mga kapang, magaganda. Ha?
Mahal daw ang kilo ngayon nito eh. Ewan ko lang. Sabi lang po, tapos ito yung ating mga mangga. Malapit na silang gumulang. Hali, pagka gumulang yan, pipitasin natin at kaya hihinugin. So ayan mga kapaks, bali bago tayo umalis, papakainin muna natin itong ating mga alagang bibe. Siyempre tulad ng dati. Ayan, tulad po ng dati. Ayan, tulad po ng dati. Halo-halo. Halo-halo, pagkain. Parang maliit yung isa na yun. Ay, nakawala dun. Samahan nun yun ah. Oh, alam ba yun? Oo nga. Nakawala pala isa na yun. Mix. Halo-halo ng ating pagkain ng mga maalaga. Ang gawain natin. Swing, maagat hapon. Dapat ganyan lang po mga kapangs ang kailangan na kailangan maging basa niya, buwaghag, tapos naahalo yung feeds, yung duck pellet. So yun mga kapang, bali nalagyan na natin ng mga pagkain ng ating mga alaga. So gagayak lang tayo at pupunta na dun sa bali may dadaanan pa po tayo sa ride kay Ma'am Lee. Bisita muna tayo dun saglit bago tayo dumiretso ng San Juan, San Luis. So kasama natin uli si Idol GT Jomart. Ayan, napakasipag na tao lagi ako. Maraming salamat GT Jomart sa pagtsatsaga sa akin. Idol ko talaga yan, idol. So, laging andyan para sa akin. Basta sinabi ko, idol, samahan mo ako. Gano. Sa kanya, walang problema. Basta okay lang siya. At wala naman siyang ginagawa. Okay sa kanya. So, yan. Maraming salamat sa iyo, idol GT Jomart. So, pupunta muna kami kay Ma'am Lee. May bibisitahin lang natin saglit para konting kwentuhan lang. Tapos diretso na tayo dun sa San Juan, San Luis para pick upin yung mga itik. Idol! Asan yung amo mo? Ano yung amo mong mataba? Ano yung amo mong mataba? Okay naman po kayo yan, mga ka-seedlingers. Opo. Kumusta na?
okay po. Ay, kagaganda ng mga kwan ni ma'am. Kaya pala maganda yung nagiging pula niya. Oh. Nagyayay pa siya. Uy, nakita sa ito sa video ah. Ha? Baka may love ka sa akin. Ma'am, grabe security mo. Iba talaga yung mayor. Marami kasi nagkakanakawan yun. Ayaw ko yung papasokin hanggat alay passcode eh. Dapat may passcode pa eh. Mga naligo ka ata ma'am. Oo, kahapon di ako naligo. So yun mga kabang, nandito nga po tayo sa farm ni Ma'am Lee. Ni Lee Mesistas o Kasidling. So pinasyalan po natin siya bago tayo pumunta sa ating pupuntahan. Doon nga po sa kukuhanan natin ng itik sa San Luis. So, pinaghandaan niya po tayo ng pananghalian para naman daw po bago kami bumiyahe may laman ng ating tiyan. So maraming salamat sa iyo Ma'am Lee. Pasyensya na sa abala namin. So salamat Ma'am Kasidling, napakabait na tao talaga. So ito po yung mga kanyang mga punla. So ayan po. Ayan mga sili. So ayan, pati yung mga talong ito. Ang gaganda ng punlang talong ni Mama. Ito magandang tinatanim yung ganitong laki. Bam! Bam! Shout out! So ito yung mga tauhan o kan ni Ma'am Lee. Sino? Sino ka mukha ni Ma'am Lee? Ano ginagawa niyo dito? Ha? Tinor? Tinor ba tawag yan? Ibig sabihin, pinagsasama-sama niyo yung magaganda? Tsaka yung size po. Ah, yung size. So, kaya pinipili nila kung ano yung magkakasing laki. Ano? Oh, ang ganda ng views dito. Ay, bundok arayan mga kapangs. Bali, talaga sentro kay Ma'am Lee. Ayan. Yung apat na tuktok. Apat na tuktok daw yan eh. So, dalawa rito sa harap, dalawa doon sa likod. At ito yung mga tanim na papaya. Ayan. So ayan, kaganda ng mga tanim na papaya ni Ma'am Lee. So ito nga mga kapang, nandito tayo sa bibihan ni Ma'am Lee. Dami. Ayan o, may kwan dito, yung bitik. Pagka kasi ganyan may kulay mga kapas, ang tawag yung bitik. Bibi na may red na itik. Yan. Yung bibi kasi, natural na puti lang yan. Ang maganda lang kasi yan, may kulay yung nagiging, nagkakalahay ng itik. Nagkakabreed. Yan ang maganda kasi sa mga bibi itik pagka nagkahalo. Nagkakrossbreed yan. Kaya ang labas nila yan, may kulay ang balahibo nila. So ito nga, pinakita sa atin ni Ma'am Lee, ang daming itlog ng kanyang mga alagang bibi. Oh. Tulad niya, malumilimlim doon, dami itlog. Oh. Tapos dito. So yun, may bagong pisa. Sabi niya, ayusin niya itong kulungan para makapagpadami na din daw siya ng alaga.
So, ayos nga yun. Yung natirang itlog ng namisana yun, chinik natin kung buhay pa. So, inano natin kung may buhay pa yung sisig sa loob. Sa loob. Yun nga, buhay. Agya natin nilagay doon sa lumilimlim, hinalo para mapisa. So, yun. Hindi daw kasi alam ni Ma'am Lee yung pag-aalaga ng bibig. Kaya, pinatignan sa atin. So, ayos Ma'am Lee. Maganda. Maganda lahi ng mga... Magandang maitlog yung mga bibig mo. Marami. Ayun, no? Kung napansin nyo, dami isang bibig lang. Tapos, yung isa, daming nililimliman. So, balik tayo dito sa kwentuhan natin kila Ma'am Lee. So ayun mga kapang, bali ginagayak na nila ni Ma'am Lee ang ating pananghalian. So maraming maraming salamat kay Ma'am Lee. Ay, si Idol GT Jamart, always present. Hello! Ma'am. Ma'am, maraming salamat ah. Oy, tulet. Ayan, ma'am, ay mga kapang. Bumawi po si Ma'am ngayon dahil doon nga nawawalan siya kahapon. Bali. Papabalik daw ang pangalan. So ayan, kasabay natin yung mananangkalian ng kasidling angels. Ayan na po tayo, itong mga kasama natin sa ating pananghalian ngayon. Ayan tayo. Kasi ito yung mga kasidling angels. Nagulang yung ano natin eh. Ma'am, maraming salamat. Sa pananghalian. So, kain na tayo. Ay, kinuha mo pa ako. So, ayan, what's up mga kapangs? Ayan. Hi naman kayo dyan mga kapangs. Saka mga kamandag. Ayan, GT Jomark. Ayan. You know? Sa kanya. So, pa-support po mga kapangs, Kamandag Boys. Sa magsak nga. Ipo-post ko to. Okay, inilibot ko lang kayo mga kapangs. Ayun. Yung dalawa rin, oh, nakaigaw. Andito si Jepoy, yan, Team Kabeli. Hello po, mga Kabeli. Yan, oh, Jean Paul. Hello po, mga Kabeli. Yun. So, shoutout, Tatay Romy, Nanay Jen. Yan, hello sa inyo. Kamusta na po kayo dyan? So, tapos, mga Kabeli, may pagkikilala po ako sa inyo. Yan po, si Ming Ming. Yan, Tisay. Tisay meet Kapangs. Ayos. Ha? So ito, member ng Kamandag Boys. Ano masasabi mo kay Kapangs? Anong galing ni Kapangs? Mabait din, yung totoo. Hindi, kanina may sinasabi ka, sabi mo, kuripot si Kapangs. Hindi kita mabibenta dito sa mga bata mo ito. So yun mga kapang, bali pauwi na tayo, papunta na tayo ng San Luis para may kukunin na natin yung ating order doon. Kasama si Chef A at saka si GT Jomart. Tsaka yung Team Kabeli. So sila Idol Kian at si Ma'am Sarah, mauna na silang umuwi dahil yung baby nila umiiyak na. Iiyak na ba? Magpapadedi pa po ako mga kapang. Magpapadedi pa. Idol, maraming salamat naman sa akin. Second meet ni. Oh, second meet. Nice to meet you. Okay, maraming salamat din. Mabuhay lang eh. Bukas ulit. Bukas ulit. Ay. Leta ka ilan. Kanta kasi. Sino uwi? Sino mag-uwi? So, ayun mga kapak, nandito na tayo sa aking amain sa bayan ng San Luis. Bali nasa barangay po tayo ng San Juan. Ayan, sa mga pinsan ko at saka sa mga tito ko. Ito si Chef. Sarap ng i-check mga kapag mag-ibig. So, ito yung
Ginayak na pagkain sa amin nung akin namay, no. Talaga namang paborito, talong. Sumabay na, Bab. Nilagang ang palaya, nilagang okra, ayan, jaburo. Ito yung inihaw na tilapia. Ito yung paborito ni Chef, oh. Itik. So, kaya na po tayo, mga kapang. Bab! Lang, halika dito. Bal! Ano ba? Hello mga kabangs, kain ulit, puro kain po ginawa namin. Ano siya ba? Si Mrs. update lang. Adobo. Adoba na. Galing kami ba sa Arayat, sa bundok Arayat. Napasarap ang kwentuhan eh. Kailan kayo pipitas niyan to sa pagkano? Baka ang 25. Nang tayo na yung... dalawa. Pasyao. Di pa malamo kasi wala pang bayar na pumapasok. Bukas pa lang titignan. Bukas on. Mananawit ka yan. Marang yun. Eh mga Team Kabeli. Oh, kain. Siyempre si Idol, no? Kain po. Ang matyaga. Kain po. Basta sinabi ko, ayos. Hindi ka mukha nang sagyan. Ay! Hindi mo nakuha nan? Sarayang. Ay, naka-on naman yung camera ko. Bob. Tatapos lang. Ha? Kahit yung dami natin kumain kanina, hindi maubos ito. Thank you.
May kabul mo eh. Sarap po. Hindi man lang nabawasan na. Ang dami. Hindi mo binulungan kanina. Ang ayaw. Ah, shoutout na kayo. Ah. Oh, shoutout na kayo. So, yun mga kapang. So, andito na tayo sa kukuhanan natin ng itik. So, ito yung poultry nila mga kapang. So, dito yan po sa Barangay San Nicolas, San Luis, Pampanga. So, ayan sila Idol GT Jomart at si Chef. Sama natin na bumili. Si Chef eh bumili ng 50, tapos yung sa atin 50. Kaya 100 ang kukunin natin dito. So, ayan mga bukid dito. Bago-bago pa lang mga nagtatanim. Ito po yung kwan. Yung poultry. So, andun yung itik sa taas. Mga poultry kasi dito mga kapang si mga naka hanger, kumuha ng mga naka taas ya. Kasi ang baha dito talaga namang malalim ang nagiging baha dito sa San Luis. So ito mga kapang, so, bali nakapagkarga ng 10. Kasi yung bab? Ha? Yung doon, maulog. Oo, oh, doon. Hindi. Hindi, ano? Hindi. So yan, nakaka-20 na. Tal pa rin gunting. Huwag mo galala. Balang araw, isa ka na rin magiging mayari niyan. Huwag na sana. Yan, pang 30 na. Dapat dun din nakakatalo. Yan, mga kapang, bali nakompleto na yung itik natin, 50. Tapos yung kay Chef, 50. Yun, bayad na rin. Tapos tayo pauwi na. So maraming salamat sa mga suporta niyo mga kapang, at hanggang sa muli.